Hello, it's me again, Billy. So nandito na naman ako sa another video na tungkol sa pagpapaganda. So sino sa inyo diyan yung namo-problema sa mga pekas, 'di ba? So yung sa mga pinagdaanan ng tagihawat sa mukha like me. Hay nako guys, naturalan sa mga babae na namo-problema sa or nagiging beauty conscious tayo. Siyempre, yung una-una kasing impression ng tao yung tinitingnan sa atin na yung ating mukha. So, kaya ilangan talaga na presentable. So, pag marami tayong tagihawat o di kaya yung mga acne marks, pimple marks, oily face, di ba? So, medyo hassle siyang tingnan. So, for today's video, gagawa tayo ng pangtanggal ng acne marks, mga pekas sa mukha, di ba? So, stay tuned. So, sa mga hindi pa pala dyan nakapag-subscribe sa channel ko, huwag kalimutan mag-like at saka mag-subscribe. At i-hit na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So, ito na guys. Diba sa atin, especially sa mga teenager ngayon, usually yung naging problema nila yung mga tagihawa. Tapos yung mga pimple marks sa mukha. So hindi lang sa mga teenager, usually sa mga kababaihan, ganun talaga yung ating mga pinoproblema. So for today's video, gagawa tayo ng DIY face scrub na mabisang pantanggal ng peka sa mukha. Yung mga kailangan natin ay, of course, isang bowl. And of course, lemon. So, kumuha ako ng kalahati lang kasi konti lang naman yung kailangan kong juice. So, half lemon, pwede na. Or sa Pilipinas, pag may kalamansi kayo, siguro isa, basta malaki or dalawa, pwede na. And of course, mayroon akong olive oil at saka sugar. And then, mayroon tayong kutsara para mamaya sa pag-stir natin, sa paghalo ng ating mixture. And then, kapag mayroon tayong mga brush dyan sa mukha, pwede natin siya mamayang gamitin. Or pwede natin, pag halimbawa hindi siya available, pwede natin gamitin ng ating kamay as long as na maghugas tayo bago gamitin. So, ito na, magsimula tayo. So, ito guys, madali lang talaga siyang gawin. Napakadali. So, pag nandyan kayo sa loob ng bahay, pwede nyo siyang gawin before bedtime or before shower, pwede nyo siyang gawin. So, yung una-una natin gawin ay, mag-squeeze tayo ng limon sa ating bowl. So, ito na siya, guys. Squeeze lang natin siya. Be sure na yung kukuha lang tayo ng exact amount na nakasya sa ating mukha. Napakadali lang siyang gawin, guys. So, piga-piga lang. Squeeze lang siya hanggang sa makuha natin yung kailangan nating exact amount na juice. So, ito na siya. So, pwede nyo siyang gawin sa loob ng kwarto nyo. O sa kahit saan, basta free time na ninyo. Of course, maglalagay tayo ng olive oil. Maglalagay tayo ng konting asukal. So, half teaspoon siguro pwede na. O, ayan siya guys. So, ihalo. Ilagay na natin siya. Haluin na natin hanggang sa mag-mix yung ating mga ingredients na kailangan. Para less hassle, kailangan nating magtali ng buhok, o di ba? So, yung gagawin natin ngayon ay i-apply na natin siya sa mukha. Pwede niyo gamitin yung kamay niyo or pwede kayong gumamit ng brush pag may available kayo diyan. So, mag-start na tayo. So, kailangan na natin siyang ipahid sa mukha. Ayun. But guys, ha, bago nyo simulan, kailangan maglinis kayo muna ng mukha. Siyempre, of course, pangit naman yung mag-start ka na hindi malinis yung mukha. Malinis yung mukha. Pag gumamit kayo ng kamay, of course, kailangan malinis din yung kamay. Magtali ng buhok para walang hassle. So, ito na. And of course, mag-prepare kayo ng towel para mamaya pag tumulo, at least mayroon kayong gagamitin. So, ayan na siya, guys. Pahid-pahid lang siya. Pero, of course, hindi naman yung isang gamit pa lang ay naghahanap na talaga. Uy, baka hindi nawala. Isang gamit lang. Of course, kailangan yung maghintay muna at least 1 week bago nyo makita yung pagbabago ng mukha ninyo. Pero, di ba, sa mga may allergy dyan, bago nyo subukan, be sure muna na wala kayong allergies. Hirap na yung
ma-disbrush yung mukha natin, di ba? So, siguraduhin lang natin, guys, na na-coat yung buong mukha natin. So, ulit-ulitin lang natin hanggat meron pa. Ayan. So, kahit pa paano naman, kahit may edad na tayo, sa mga nanay ng tahanan dyan, pwede natin subukan. Huwag nating pabayaan yung sarili natin kasi yun na may edad tayo. Of course not. Wala sa edad ang pag-aalaga ng katawan, di ba? At saka hindi bawal magpaganda kahit na may edad na. So, ito na siya, guys. Oh. So, ito na yung magiging hitsura niya after ng ilang minuto. So, pwede nyo siyang ibabad yung mukha nyo. 15 to 20 minutes, di ba? Or hanggang 30 minutes pag gusto nyo ibabad yung mukha ninyo. So, natural lang yan na makakaramdam kayo ng mga kunting hapdi. Kasi nga dahil yan sa lemon. So, para sa best result, maghintay kayo ng 1 week. O, diba? Madali lang siyang gawin. So, guys, ha? Ito na after ng 20 minutes. Kailangan ko na siyang hugasan ng malamig na tubig. Of course, para malinis yung ating mukha. So, I will be right back. So, ito na siya, guys. So, after na maghugas tayo ng mukha. So, nakita niyo, mayroon pa talagang natitira dito kasi kahit na ano na siya, guys, kahit na gumamit na ako kasi dito malalaki to dati eh. Mabuti na nga ngayon kunti na lang oh. Kasi sa tinagal-tagal nakukuha rin siya pag ginagamitan ko siya nung facial scrub na ginawa natin kanina. So, yung dito ko okay na siya, wala ka nang makikita na ano na mga pikas-pikas pa diyan. Pero yung mga ano, yung mga dark circle dito, natural lang yan kasi kulang sa tulog. Pero yung mga ano, yung mga dark pimples, nawawala na talaga siya, guys. Kaya subukan nyo. Gusto ko siyang i-share sa inyo kasi ano na siya, na-try ko na siya. So, ito na yung resulta after 1 week na paggamit ng DIY face scrub na gawa sa lemon, sugar, at saka olive oil. Of course, malaki-laki yung mukha kasi medyo may katabaan ang lola nyo. Ayan siya, guys. Pero in fairness, nawawala na. Masaya ako kasi medyo ano na, nawala na yung mga pikas-pikas ko sa mukha. Although na pag sometimes talaga hindi may iwasan, nagiging oily yung skin ko. At least, wala na yung mga dark spot, diba? Medyo makapag-smile na tayo ng maganda kasi medyo ano na, guys, medyo gumanda na tayo, diba? So, subukan nyo sa bahay, madali lang siyang gawin at saka pasok sa budget niyo mga nanay ng tahanan din at saka sa mga OFW, i-try niyo pag mayroon kayong mga pekas, pimple marks sa mukha, ay subukan niyo. As long as na wala kayong allergy sa mga ingredients na gagamitin natin ay kayang-kaya at madali siyang gawin, di ba? So, hanggang sa susunod, ako po si Billy. So, thank you so much sa mga nag-subscribe at saka sa mga nanonood ng mga videos ko before. So, hanggang sa susunod, see you in my next vlog. So, thank you so much for watching. Bye!